Hello guys, good morning. Magandang araw sa ating lahat. Sa ating mga taga-subaybay, no? Magandang araw. Isang magandang umaga, no? Sa ating lahat. Time check natin guys. Ngayon is 6:40 ang umaga dito sa amin. So, visit natin yung mga inahing baboy natin tsaka yung mga biik for today. So, update lang sa ating mga inahing baboy, guys. So far, anim na sila yung ano? Yung nanganak na. So, meron tayong hindi pa nanganak na isa. Pituto sila, guys. So, ang hindi pa nanganak, nandun sa kabila. Yun, siya. Siya yung hindi pa nanganak, no? Soon. Mga this week siguro, guys, baka manganak na yan. Okay? So, ikutin natin, no? Ikutin natin yung area natin. Tour na rin, no? Para sa update sa kanila. Sa ating mabiik, tsaka sa ating mainahing baboy. So, itong dalawang baboy na to, guys. Ito. Mga inahing baboy natin to sila. So, ang interval ng panganak nila, no? Mga day lang. So, yan. Nakarecover na sila. Gala-gala na sa ating free range area. Sa preference area nila, kulungan. So, as you can see guys, medyo may putik pa, no? Medyo maulan kasi dito sa side namin ngayon. So, gustong-gusto yan ang baboy natin guys, yung may mga putik-putik, may tubig-tubig. So, sila nang gumagawa ng sarili nilang paliguan, no? So, yan. Puntahan, ilapitan muna natin ng konti. So, sa free range natin guys na electric fence, tingnan nyo guys, oh, yung kaibahan ng may sa fencing natin na side. So, doon sa kabila, medyo madamo pa guys. Damuhan yan doon. Tapos dito sa side natin, so dito hindi talaga sila pumupunta sa ako, ano. Hindi nila yan tinatawid guys dahil sa katagalan na, no, medyo may phobia na yan sila sa wire. Yan. So, ang ginagawa natin na pakainan sa kanila guys, no, yung ginagawa natin pakainan dito sa amin guys, normally ang ginagamit namin kahit nasa mga kapitbahay or dito sa bukid namin, ang ginagamit namin na kainan ng baboy yung gulong dyan guys, oh. Ito nabibili namin to sa palingki. Yan. Yan lang yung ginagamit namin, guys. Kasi minsan, no, dito medyo kung gutom yung baboy natin, guys. Yan yung gulong na yan. Kinakagat nila, no? So, maganda na rin na gulong kahit anong kagat, walang mangyayari, safety. At minsan, yung gulong mismo, guys, no? Hinahati natin, pakita natin mamaya. Ito sa palengke natin to, eh, nabili, pero meron tayong ginawa dito na hinati natin yung gulong sa gitna. Yan. Ikutin din natin yung ating mga update sa ating barako mamaya guys. Ito, isahan na lang to, no? Yan yung pinapalaki natin na yung native na barako. Magkatabi lang to sila guys ang ating mga inahing baboy. Yan yung ating upgraded na native na ano? Durok ex-native. Yan yung ating breeder talaga guys, oh, nandun sa taas. So, yan, hindi pa siya nakakain. Ikot natin. Nandun sa side na yun guys, sa kabila. Nandun yung mga biik natin. Tahan natin yung mga biik. So, ito yung sinasabi ko guys na hindi pa nanganak. Inahing baboy natin. So, nakasiparate siya guys, no? Nakasiparate siya ng kulungan. Kasi medyo maldita to na baboy. Para hindi niya
madamage yung mabiik natin. Nakasiparate talaga siya. Yan. So, notice nyo guys, oh. Yung mga wire natin. May nagtatanong sa atin guys, doon sa comment section. What if daw, regarding sa solar fence, and solar panel natin, what if daw kung umuulan, okay pa ba yung performance ng ating electric fence? Dito sa amin guys, so far, rain or shine, no? Rain or shine yung style natin. Wala yung backup guys na live na electric o ano, kinakabit. Mayroon kasi ako nakita doon sa YouTube rin na direkta, no, nakakabit sa live wire. So dito sa amin guys, renewable energy lang, no, purely nakasolar yan. And kung medyo walang init or maulan or kung ano man, ang nakagandahan sa ating solar panel guys, kahit na basta may ilaw lang guys, automatic nag-charge siya. Or kung madilim na talaga, automatic activated yung battery mode niya. So ganun lang, no. So wala tayong backup na electric or live wire diyan. Kasi baka hindi rin namin alam paano set up 'yun. So naka-solar lang tayo, no. So thank you doon sa nagtanong. So, 'yun yung sagot, ma'am or sir. Purely solar electric panel lang ang source natin. Naka solar powered lang tayo. So puntahan natin, no, yung ating solar panel. Nandun lang siya guys, oh. Sa ang ginawa natin, no, sa ating solar panel, naka position sa, no, sa area na walang puno or walang saging, para charging talaga siya pag mainit ang araw. Ito. So yan lang yung source namin, no. 24/7 yan guys, naka standby lang diyan. Yan. Sa gustong ano, sa gustong mag-check ng solar panel natin, you can check naman guys dun sa comment section, no, para sa link sa Lazada lang na pa nabili guys. Tapos oh, yun lang, may price talaga siya, pricey siya. So advisable siya guys na mag-invest kung gusto nyo talagang mag-venture, no, sa ating style na electric fence. Ang kagandahan nito, malipat-lipat mo siya. So pwede mo siyang ilipat kung saan mo gusto. Kung may area ka, pwede mo siyang ma-adjust. Kagaya niyan, ang ginawa natin, no, iniwas natin siya sa may saging. So, yung kagandahan niyan. And naka 2 years na rin to sa amin guys. So far so good. Wala pa, hindi pa namin napalitan ng battery o ano. Hindi pa nabuksan yan. Yan. So, free range, no? Magandang style para sa ating baboyan. Yan. Hindi tabain yung ating baboy. Kaya, maganda yung production niya ng biik. Kasi kompleto sila sa, kwan guys, sa gala, sa exercise, sa bungkal. So yung nature talaga ng baboy, na-exercise talaga nila. Kung ano yung nature nila na magbungkal o ano. So ito lang yung style namin. Hindi ko naman sinasabi na hindi maganda yung style ng nakakulong. Ito lang yun kasi nga exploration na rin. Kasi nakatry kami dati na kulong. Nakapagod guys, no? Mag-maintain ng dumi. Yan. Mga biik natin. Yan. Tahan natin yung iba sa taas.
Ito yung isa natin, no? Nakahiwalay rin. Yan. Meron kaming pan, guys. Meron akong picnic, no? Na-share lang rin to sa amin ng kapitbahay namin. Yung picnic daw, para hindi magugulatin yung mga baboy natin, guys. Para, kunwari, yung baboy ninyo nasa bakuran lang. Para daw hindi maging magulatin yung mga biik natin, mga baboy. Para hindi madisgrasya ba. Meron siyang technique na sinishare. So, in-apply naman namin. Which is effective naman, kahit pa paano. Ito, guys, oh. Uy, tulog sila. So, ginawa namin ito sa area namin, guys. Nilagyan namin siya ng radyo. You know? Yan, guys. Yan. 24/7 yan, naka-under, guys. Minsan, malakas volume yan. Hinaan ko lang ngayon dahil sa vlog. Pero, yan yung kwan, guys, yung nakatulong sa atin, no? Na maka-adjust yung ating mga biik sa biglang kwan, sound ba? So, mayroon silang nilagay namin yan, yung music na yan, radio na yan, para sa bigla ang sound ba. At least, sanay sila sa ingay. Para hindi sila madisgrasya ba. Sinishare lang, shout out dun sa kapitbahay namin, no? Yun. So, tingnan natin, guys, no? Kung kung kailan naman na pwede nating pakastahan, no? Yung ating mga baboy. Anyway, meron naman yung barako na naka-ready. Ready lang sa kanila. So far, so good naman yung ating project. So, tinatry natin, no, na dagdagan pa tong mga inahing baboy natin. So, ang target natin is 14 by the end of the year. Meron tayong 14 inahing baboy. Bisitahin natin yung pinapalaki natin, guys, na inahing baboy. Mga 5 months na yun doon sa kabilang area natin. Bisitahin natin para ma-update natin yun, yung mga sitwasyon doon kung ano na. So, thank you, guys, sa ating ano, tagapanood. Sa hindi pa nakasubscribe, i-hit mo na yan, subscribe button dyan. Thank you, guys, sa pag so, bye-bye sa ating vlog and see you sa next episode. Peace.